Yun guys, oh. Yan nga, ayun guys, puntahan natin yan. Yung parang nakataob na aluminum or stainless ba yan? Kasi yan na daw ang ano eh, yung sinaunang urasan. So, ang urasan ng tao noon, binabase nila sa sikat ng araw. So, naiintriga ko kung paano mo madedetermine kung anong uras na. Tingnan natin kung tama ba talaga. Yeah, tara, puntahan natin. Yun guys, punta tayo dun sa sinabi kong orasan guys. Kasi nung una kong dating to sa city namin, talagang napaisip ako nitong parang landmark nila na sign. Puro hindi pala to yung landmark nila eh. Si Swan pala yung ano, logo ng Grand Prairie. So tingnan natin kung tama ang oras natin, magka quarter to 9. So ibase natin sa ano, shadow daw to eh. Yun. So mag-umpisa tayo sa una, sin Grand Prairie Canada, you know. Tapos may mga logo sila dito guys eh. Yan, wala man nakasulat. Iwan ko kung ano itong mga, siguro may ibig sabihin din itong mga nilalagay nilang nakatayong ano eh, parang nakaslant na. Yun, bilangin natin guys kasi dosi no. Eggs, ano yung eggs? 3. Yan may 3. 3 ba? 4 the 4. Wow, may 3. Yan 3. So may mga number. Ibig sabihin mayroong purpose to. Yan. Ito yung 1. Ito yung sentro. Bali kung dito yung shadow, alauna. Kasi ito yung 12 eh. X is 10, tapos 1, 1, 12. Yun. Tapos 11. Urasan nga. Kasi ito alas 10. Guys, oh, to 9. Kung nga kasi ang oras ngayon quarter to 9, so andito yung shadow niya guys, oh, di ba? Kita niyan. So ang doon ka magbase doon sa pagka pumasok na siya doon sa shadow ng ano niya, no. Yang ano na yan, nakatayo na yan. So eksaktong alas 9. Tingnan natin guys pagka 9 na kung yung ano na yan, yung butas na yan, pasok na kasi quarter pa eh. So ito alas 8, 5, 1, 1, 1, 8, 8,
7. Six. Oh, tama pala kasi dito talaga. So ito palang ano na to, 6. Sana 5 lang yan. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama na, 24. Kung ano yan guys, oh, diba? Nakakamanga naman na sinong nakakaisip nito na sa atin, diba? Pag tao lang ang binabasihan eh, kung saan tatapat yung shadow mo, diba? Sabihin mo, pagka tutok na tutok yung shadow mo sa katawan mo, sabihin mo, let's do. Look at it, diba? Parang naka-idea kung gagawaan lang ako ganito dito sa amin. Para hindi na ako bibili ng relo po. Yeah. Time check tayo, guys. And ngayon sa likuran ko, may ano siya, yung butas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang sa likod ko, guys. Yan. Ano bang pangalan nito? Kuan siya eh, yung hindi ko masabi kung siya paano pangalan na to. Shadow time. Accurate siya, guys eh. Kasi binabase lang nila sa sikat ng araw. Sikat ng araw yung oras. Pero ang tanong ko, dahil dito sa lugar namin magbabago yung oras eh, aatras abante. Maganda siguro kung ganitong orasan sa atin sa Pinas, kasi fix na ang ano eh, time eh. Kaya hindi ko alam kung, pero talaga namang 8:45 pa, guys. Tingnan mo naman yung shadow niya. Yan, yung nasa malapit sa kanya. Pagka pumasok yung sikat ng araw dyan, 9 na talaga. Hintayin natin hanggang 9 kung talaga bang yung ano na yan, sikat ng araw, mapupunta dyan sa may ano na yan, number 9. Number 9 nga. Yan. Kasi ito yung number 9 eh. You know? Yung malapit to siya eh. Yan. Kita ko sa inyo mamaya, guys. Hintayin natin ang 9. Hello, guys. Oh, ibig sabihin pala, guys, yung butas na yan, kung insaktong 9, doon siya papasok sa... Yan. Eh, nasa gitna na siya ng alas 10 saka alas 9 eh. So ito yung sa 5, yun sa gitna, oh, nasa gitna din. 1, 2, 3, butas yan eh. So nasa gitna yung pangatlo. So dito ka magbase sa unang butas ng alas 9, mapasok siya doon. Oh, nga no. Yeah. Oh. Now I know. Yan lang, guys. Lupit din yung mga... Yep.